next day. Good morning guys! Nandito tayo ngayon sa may Capitol Park and Lagoon dito sa May Bacolod. So ayan, pasok tayo sa loob. So ang counterpart na ito guys, pagka una sa Manila is para sa Luneta Park. So ayan guys, so, may mga ano rin siya, parang may playground. So ayan, medyo nakakahingal kasi mali kami na napasok. Nandun yung, nasa kabilang side pala yung entrance. So umikot pa kami. Ayan. Iinit. So ayan, parang may ano yata dito guys. May event. I don't know kung ano. Bacolod Chicken Inasal Festival. So I don't know kung kailan to guys. And syempre guys, hindi natin palalagpasin yung sikat na chicken inasal dito sa Bacolod. So titikman natin yan sa mga susunod na araw. Well, muna tayo guys. So sabi nila dito guys, kung daw kompleto yung pagpunta mo dito sa Bacolod if hindi ka nakapagpa-picture sa Calabaw. So I don't know why. So pero sige, magpa-picture tayo sa Calabaw. So ayan. So para daw masabi na nakapunta ka dito sa Bacolod, kailangan nakapagpa-picture sa Calabaw. So pasok tayo dito guys. So yan guys, puntahan na natin yung famous na Calabaw na sinasabi nila dito. So para na masabi na nakapunta tayo sa Bacolod, siyempre magpapicture tayo sa Calabaw. So yun. So ayun guys, ang lalaki ng mga tilapia dito sa may Capitol Lagoon. Nakakatuwa. So ayun guys, nakapagpa-picture tayo dito sa famous na Calabaw na to. So masasabi kong nakapunta na ako talaga dito sa Bacolod. And so sabi na naman nila tita yun, nakapagka pupunta daw dito sa Bacolod, make sure na nakapagpa-picture ka daw sa Calabaw. Otherwise, hindi ka makakonsider na nakapagbakasyon ka dito sa Bacolod if hindi ka nakapagpa-picture dyan sa Golden Calabaw na yan. Mission accomplished tayo doon. Pupunta kayo dito sa Bacolod and gusto nyo mag-exercise, mag-jogging, mag-mini-muni sightseeing. So, pwede kayo pumunta dito sa may Capitol Park. Okay, so ayan. So, dahil maraming mga pwedeng gawin dito. So, para siyang Luneta talaga guys. And then yung ano, is hindi siya ganong kainit kasi marami siyang puno. So, ayan. Joke, konti lang yung tao kasi Thursday and weekdays naman. So, siguro
during weekends, siguro talagang madaming tao na mamasyal dito. So yun guys, ang next stop naman natin is itong Negros Forest Park. Negros Park. So next stop natin guys is itong Negros Forest Park. So punta tayo sa loob guys. So yung entrance fee nila guys, for adult is 100 pesos and then for student, children and senior citizen, nasa 50 pesos. So ayan yung parrot guys. Karamihan sa mga animals dito is endangered na sila, so that's why kailangan natin talagang protektahan yung mga animals and huwag natin sila nga abusuhin, sasaktan or papatayan, so much better na ibalik sila sa kung saan sila nanggaling. So ayan, so ito is bayawak. Ayan, may bayawak ako nakita dito guys. Ayan, lizard. Ayan guys, tulad ng sinabi ko kanina, karamihan sa mga animals dito is endangered na sila, so that's why talagang kailangan alagaan, ingatan natin itong mga animals natin na to. So huwag natin silang sasaktan and much better nga ibalik sila sa kung saan sila nararapat para makaano naman sila, tumagal pa yung ano nila, diba, yung buhay nila, and they deserve din naman talaga na mabuhay pa kaysa yung sasaktan sila. Ayan guys, so meron tayong mga kasabay na nag-field trip dito guys, so makisilip tayo. Normally, ang sura, isang manok, may tigil, before manok na sila tuod. Thank you.
critical endangered na to. Kailangan alagaan natin sila, guys, para ma-preserve natin yung mga lahi nila. Ayan, so nakakatuwa lang, guys. So ito, tingnan mo, kumakain pa siya. Guys, according sa isang caretaker dito, so itong park na to merong 42 species and almost 200 individuals. So overall naman, guys, maganda tong park na to, kaya huwag niyo siyang kalimutan na isama sa Bucket Mas na once na pumunta kayo dito sa Bacolod. Ito yung mga souvenir shop nila. So ayan, guys, yung snake na yon is 16 years old na siya. So bawal kasi magpa-picture. So hindi siya allowed. So hindi tayo makapagpa-picture dun sa itong Negros Forest Park is open siya from 9 a.m. to 5 p.m. every Tuesday until Sunday. So sarado sila, guys, pagka Monday. So kaya try to visit this Negros Forest Park Biodiversity Conservation Center. So kanina bawal daw magpa-picture dun sa snake, but napapahayag namin si Kuya. Okay, so ayan, nakakatuwa lang. 16 years old na yung snake, guys, kiray mo, tanda na nun. Hanap tayo ng next na pupunta natin, guys, kaya standby lang kayo dun. Bye-bye. 2 hours later. So ayan, guys, nandito tayo ngayon sa old airport dito sa Bacolod. So ayan, naglalakad tayo dito sa runway. Nandisod pa. So ayan, guys, ayan yung runway dito sa old airport. So try kong tumako, guys, baka sakaling lumipad ako. I believe I can fly. Pupunta kami dun sa may tabing dagat. Tuwing hapon, maraming tao dito, nagja-jogging, namamasyal. So ayan, so gusto mong mag-jogging, mag-walkathon, yan, pwede dito sa runway. Open naman siya to public.
yan guys, time check. It's already 9 o'clock in the evening and nandito tayo ngayon sa new government city of Bacolod. So ayan guys, ako nakikita nyo, meron mga nagtuturo sa likod. And then dito sa likod ko is meron siyang fountain. So ayan, so pwede kayong tumambay dito guys. So, ayan guys, mag-ikot-ikot naman tayo kasama kay mga pinsan ko, mga tito ko. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Splash Park dito sa May Bacolod. So mamaya ipapasyal ko kayo kung ano yung mga amenities nila dito sa resort. Pero before that, bibili muna tayo ng tickets. Bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Okay, so dahil malinis yung resort, maganda yung mga facilities, yung mga water activities and ano nila. And of course, meron siyang naka-standby na mga lifeguards sa lahat ng mga pool area. And of course, meron silang first aid booth. Okay, para just in case na magkaroon ng mga unwanted accident, so merong magre-rescue or magbibigay ng first aid for the guest. Hey, sleep. Bibili muna tayo ng ticket. So yung salita yung ticket doon nila guys. So ayun na nga guys, nandito tayo ngayon sa May Camp Westuhan Highland Resort dito sa May Bacolod. Dito sa Camp Westuhan Highland Resort, marami sila mga activities na pwede nyo gawin. Meron silang zip line, meron silang rope course. Yan. So and basta marami silang activities dito guys. Ito yung tallest dinosaur in Asia. Matatagpuan niyan dito sa Camp Westuhan Highland Resort.
Ayan guys, kakatapos na namin mag-swimming dun sa may wave pool nila. And ito na nga, itatry namin yung sky bicycle. So let's go! Right niya, break. Duha mo tol sa pedal. Kaya wait lang, bababa ako. Damn! Sabi mo, Ed. Sulit ba? Para ako ayan guys, pauwi na kami. Day 4. Ayan guys, on the way kami ngayon papunta sa Mambukal Mountain Resort. So kung magkukomit kayo gawin ko Mambukal, from Libertad Market, so pwede kayo sumakay na bus. And yung pamasahe is 60 pesos per head. And yung travel time siguro approximately 45 minutes. Matagal na yung 1 hour, it depends on the traffic then. Salad flavor. Ibang combination lang siya guys. Ito masarap naman. Mag-register lang muna tayo. So yun guys, yung resort is open siya from 8 AM until 5 PM. So yung entrance fee sa adult is 120 pesos plus meron siyang 20 pesos na environmental fee. So magbabayad muna kami dito sa cashier and then after that papasa kami sa bed. See you later guys. So ayan guys, papunta kami ngayon sa big pool and dun sa may dipping pool nila. So ayan, kasama ko yung mga pinsan ko, yung mga tita ko. So ayan. Tara guys, try natin mag-dip dito sa may hot spring resort nila. So ayan. Sapporo nila is 100%. Yung pinaibahan niya lang guys is mas mainit siya dun sa may dipping pool or sa hot spring na free. So yung sa Japanese Sapporo, heat niya dun is sa 46 degrees. A few inches later. So yun guys, yun yung mga ano nila, yung mga LGU cottages nila. So gusto niya mag-overnight stay. So yun guys, nasa labas na kami and pasakayin kami ng bus pabalik ng Bacolod City. So ayan guys, nandito tayo sa may San Sebastian Cathedral sa may Bacolod. So ayan. A few moments later. Nandito tayo sa may malapit sa may SM Bacolod. Meron ditong chicken inasal festival. So syempre bago tayo pabalik ng Maynila. So
kailangan matingnan natin yung pinagmamalaki dito sa Bacolod, yung chicken pinasal nila. Siyempre hindi natin yung palalagpas, kailangan natin yung matingnan. Kaya let's go, hanap tayo. So ayan guys, may mili kami ng part ng chicken na gusto naming patingnan. So ayan guys, si Dexter na mili na siya doon ng chicken. So ayun guys, nandito kami ngayon sa Nena's Pet. So umorder kami ng apat na chicken and then apat na isaw. So yung chicken inasal nila worth 165. Unlimited rice na siya and then may free na siya ng na drinks. And then yung isaw nila guys is 30 pesos per stick. So ayun, wait lang natin yung order. So kasama kayo mga pinsan. So bumuslit lang kami saglit guys para makakain ng inasal. So after namin kumain dito later guys is mamimili na ako ng mga pasalubong sa sa loob ng SM. So yung sikat na bigyan ng mga pasalubong dito guys is yung bongbongs. So mamaya punta tayo doon later guys. So ayan guys, yung chicken inasal nila guys plus may isaw. Ako ni eh. Si Lexter din oh. Pangilang race man ah? Isa pa lang. So hindi sila kumain guys. So nag-aantay na sila ng rice. Kasi unlimited rice dito guys. So ayan. So yun guys. Pang second rice ko na to. So hindi ko alam kung makakapangatlo pa ako. So ayan. So may libre na siyang coke. Dalawang rice lang ako and sobrang sarap ng guys, yung chicken nila. So iba yung lasa niya sa mga inasal na makakainan. Ayan guys, tapos na kami mamili ng mga pasalubong and of course, itagabuhat ako ng mga pinamili ko. Siyempre yung mga pinsan ko. Guys, diba? Sisipag ng mga pinsan ko. Sila yung mga ano ko, bodyguard. Bodyguard. Pabalik na kami sa bahay. So, magdi-dinner pa din kami sa bahay ng tita ko. Actually, pumuslit lang kami talaga para makatikim ng chicken inasal dito. So, pagdating namin sa bahay guys, magdi-dinner lang kami. Inaantay na nila kami doon. Then, after that, magpa-pack up na kami ng mga gamit. And then, by 12 o'clock, 12 midnight, ihahatid na kami sa port para, pabalik ng Manila. Babarko kami, tubo yung sasakyan namin. Yung biyahe namin is 4:30 in the morning. So, ayan. 12 o'clock midnight.
ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Predco Court. So magpapalit tayo ng ticket kasi kahapon na-cancel yung trip namin pa Manila. So yung trip namin is nilipat siya ngayong Monday, early in the morning. So yan, kita na ipapalit ang ticket namin. So ayan guys, naka-check-in na kami. And pupunta na kami dun sa barko. So ayan guys, pabalik na kami naman eh. So ayan guys, dito ko na lang tatapos itong video na to. My trip to Bacolod. So if nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to like and share this video. And kung nabitin ka naman sa mga tourist attractions na pinuntahan namin, you can also watch my separate vlog about Campestuan Highland Resort, Mambocal Resort, and Splash Park. Uploaded na yan guys dito sa my YouTube channel ko. And also, please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para maging updated sa mga susunod na videos ko. So until next travel, bye-bye!